ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos dakpin si Juan ni Jesus, ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo taligdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kaninang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kaninang bangka at naghahayuma ng kanilang mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila ang bangka at ang kaninang ama kasama ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang kaharian ng Diyos ang paghahari ng kabutihan sa mundo. Ang ipinalita at pinangaral ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos ang pangunahing gawain ni Jesus dito sa mundo. Aniya, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo at taligdan ang inyong mga kasalanan at miniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ngunit upang maipalaganip ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos, kinakailangan niya ng katuwang upang maisakatuparan ang kanyang misyon. Sa ating ebanghelyo, natagpuan ni Jesus ang magkapatid na sina Simon at Andres na naghagis ng lambat, kapwa sila mangingisda. Tinawag sila ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Nagpatuloy si Jesus sa paglalakad at natagpuan niya rin at tinawag ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Nung tinawag ni Jesus sa mga apostol, hindi naman niya kaagad sila isinugo upang gawin ang misyon. Namuhay muna sila kapiling ni Jesus. Laging kasama ni Jesus ang kanyang mga apostol sa tuwing nagpapagaling ng mga may sakit, mga bulag, mga lumpo at nagpapalayas ng mga demonyo. Kasakasama lagi ang Panginoon ang kanyang mga apostol sapagkat nais niyang ipakita at ituro sa kanila na hindi isang konsepto ang paghahari ng Diyos, kundi isang tunay at totoong pangyayari. Sa makatuwid, hindi tumutukoy ang kaharian ng Diyos sa isang gusali, kagaya ng iniisip natin na isang palasyo o anumang makalangit na lugar na puno ng mga ulap. Tumutukoy ito sa paghahari ng kabutihan ng Diyos sa mundo. Ito ang pangarap ni Jesus, maghari ang kabutihan ng Diyos sa mundo at bigyang pag-asa ang mga taong nawawala ng pag-asa at ibalik sa tamang landas ang mga taong naliligaw na ng landas. Sa madaling sabi, ninanais ng Diyos na mabuklod ang kanyang kapayapaan sa sanglilikha. Ito ang mabuting balita ng Diyos sa atin. Ito rin ang nagiging misyon hindi lamang ng mga unang alagad na tinawag ni Jesus, kundi ng bawat isang mananalig at susunod sa kanya sa pagdaan ng panahon. Sa kalaunan, namatay din ang mga unang alagad ni Jesus. Ibinuwis din nila ang kanilang buhay para sa kaharian ng Diyos. Inusig sila at pinatay bilang mga martir ng pananampalataya. Ang kanilang mga dugo ang nagsilbing mga binhi para mapayabong ang gawaing mabunga at pananampalatayang Kristiyano. Patuloy ang banal na espiritu sa pagtawag ng mga taong maglilingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. May mga pinili ang Diyos na maging leader ng simbahan. Ngunit huwag natin kalimutang hindi lamang para sa mga pari ang misyong palaganapin ang mabuting balita, kundi para sa lahat ng mga binyagan. Tinatawag tayong lahat ng mga binyagang Kristiyano para sa ganitong misyon. Talagang seryoso nating tungkulin ang pag-iebanghelyo. Sabi nga ni San Pablo, "Sawi ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo."